Hello guys, it's me again, James Ratos, and today we're going to Divisoria. Kasi maghahanap kami ng barong. Actually, naghanap na kami ng barong sa mga malls, kaso medyo mahal kasi since it's pandemic and most of us are financially constrained, so we're looking for something affordable. And of course, kapag may mga kasalan, kasal kasi ng friend namin, so kailangan magbarong. And of course, pag magbabarong ka, hindi lang barong din ang bibili mo, bibili ka rin ng pants, some of us bibili rin ng sapatos and kamisa de chino, yung undershirt para sa barong. So kung marami kang bibilhin, so dapat budgeted talaga yung pera. So ngayon guys, samahan nyo kami maghanap ng affordable na barong sa Divisoria. Tara! Guys, nandito na tayo ngayon sa Divisoria. Kung mapansin nyo, napakaluwag ngayon dito. Medyo naninibago ko kasi nasanay ako na sobrang masikip dito. Pero mas masaya na ganito na sobrang maluwag na nakakapasok yung mga jeepneys. Hanggang dun sa Maydelpan area. So yan, napaka-memorable sa akin ng Divisoria. No? Kasi dati po akong snatcher dito. Charot. Hindi, joke lang. Dito ako palagi namimili ng tela mula nung ako ay college. Diyan lang sa FEU. So napakalapit itong Divisoria sa dati naming university. Hindi na kami mahihirapan maghanap ng barong kasi meron sa aming nirecommend na store dito sa Divisoria. At matatagpuan yung store na yan dito sa 168. Yan. Sinubukan natin puntahan yung store, but the problem is sarado yung store ngayon for some reason. So probably balikan na lang namin sila sa susunod or sa ibang araw bago dumating yung wedding day. And siguro mag-canvas na lang muna kami sa ibang store sa Ilaya since dun yung maraming mga bilihan ng tela at barong. Ang barong Tagalog ay ang pambansang kasuotan ng Pilipinas. Traditionally, ito ay gawa sa pinya fiber, pinya silk o pinya husi na may halong abaka fiber. May mga disenyong burda na tinatawag na pitsera ang harap nito na ginagamitan ng embroidery technique na kalyado at doble kalyado. Sinusuot ito ng naka-tuck out at ang orihinal na kapares nito ay ang salawal. Ang female version nito ay tinatawag na barot saya o baro at tapis. Ang barong Tagalog ay hango sa salitang baro na ang ibig sabihin ay kasuotan. Barong Tagalog dahil sa ang mga Tagalog sa Kapatagan ang isa sa mga unang nagsuot nito noong panahon ng mga Kastila. Sinasabing ang pagsusuot ng barong Tagalog ay ipinag-utos ng Kastilang pamahalaan upang maihiwalay ang mga Pilipino o Indio sa mga Kastila. Ipinag-uutos din raw na dapat ay translucent ang tela nito, walang bulsa, at isusuot ng naka-tuck out para hindi makapagtago ng anumang armas laban sa kanilang mga amo ang mga Pilipino. Ayon din sa akin mga nabasa ay maging ang mga prinsipalya o ang mga Pilipinong kabisadong Spanish laws, nakapag-aral, may mga titulo ng lupa, negosyo,
o may katungkulan sa lipunan ay kinakailangan pa rin magsuot ng barong Tagalog. Pagpapaalala na sila ay galing sa lahi ng mga Indio. Ipinagbawal din raw ng pamahalaan na gumamit ng imported na seda ang mga Pilipino, kaya naman sila ay gumamit ng piña fiber noong panahong iyon. Ang pagbuburda sa barong Tagalog ay naging reaksyon din daw ng mga ninuno natin laban sa diskriminasyon. Kumbaga, ito ay pinagyaman nila kung ano ang meron sila noon sa halip na magmukmok sa pagtatangi ng ibang lahi. Gayunpaman, ay wala raw katibayan na isinabatas ang pagsasautos ng pagsusuot ng barong Tagalog ng mga Pilipino bilang tanda ng pagtatangi o pagkakaiba ng empleyado sa amo, alipin sa mayaman at mga Pilipino sa Kastila. Stalls na din dito. Before wala itong mga stalls. Ayan. Dati sa kalsada lang talaga sila. Ngayon may mga stalls na. Kani mga ganitong barong mini? 1,800. Pero ito pinya talaga to. O organza? Pinya husi. Pinya husi sa may halong husi. Medyo hindi papasok sa aming budget ang unang tindahan na aming napagtanungan. Kaya naman sinuyod namin ang mga pasilyo ng Ilaya. Magkano ate yun sa mga barong nyo? Ano? 750. 750? Ano yun? Husi? Pinya. Ah, pinya. Pinya na siya with lining. Yes po sir. Pag organza, ito mukhang organza itong dilaw. Ano? Yan, plain lang yan, organza. Ano lang yan, 350. Pero pag may lining? 750. May iba-iba tayong design yan. Tapos pwede magpa-ano, pwede magpa-customize. Pwede rin po. Pwede gamitin natin pinya, sir, pinya coupon. Mas mahal pagka ganun. Opo. Pinya sir. Magkano usually kapag mga pinya sir ko? Kaya pinya ko. Pinya sir po, 6,500. Pag ito, itong nasa mannequin, magkano yung ganyan? 800. Oh, may sizes na po tayo dyan, sir. Ah, so different sizes. Magkano po yung barong ninyo? Yung mga po, 20 school, sir. Meron 250, meron 300. Ah, may tig 250 kayo na, ano, ito ka 200. Pakita ko na, sir. Ah, sige. Kaya ito, 300. Ito, to 350 plus may side, may husi din. Pinya husi o husi lang? Husi din lang yun. Ano husi mo. Ito organza. Ito organza magkano? Organza, 230. 230 pag maramihan. Pero kapag isahan lang? Ito siya yung ano, bagong labas na pinya-pinya. Oo. Ano to? Pinya na to? Pinya silk? Pinya-pinyahan lang. Ah, kunarin pinya lang. Pag pinya silk, sir, ano yan? Nasa mga 1,800. Ah, 1,800 na. Ayan, para synthetic na pinya lang. Na parang organza. Ayan, 900 pesos. Pero kapag ano, pag wholesale, mas mura pa. Pagbalik mo sir, bawasan na namin. Ah. Dubulay na ah, okay. Organza rin siya, pero burda. Machine na burda. Ah, sige. So, pag pinya, pag mga, may mga pinya kayo? Meron mga pinya ngayon, 1,500. Ang tila pa lang, 1,200 na. Buhin mo. Asa 1,500. Pero customize. Customize. Yeah. Yung pinakamura niya, 700. Ano yung pinya? Husi na yun? O ano? Pinya organza. Ah, organza. Tapos double, may lining na siya? Yes po. Ah, yung mga pinya niyo, magkahanin naman yung mga ganun. Ha? Yung pinya husi, ito po, pinya husi. Mm-mm. 1,500. Pinya kukun. Ano? So yung pinakamura nyo, organza? Yes po. Ito, magkano to? 700. Maganda siya, fairness. Sige. Nakapag-canvas na tayo ng mga murang barong Tagalog dito sa Divisoria. And babalikan na lang natin kung ano naman yung mga nandun sa store na nirecommend sa atin dun sa 168. Pero so far, magaganda naman yung mga nakita natin dito.
at talagang napakamura nga. Excellent! Pero kailangan din natin malaman kung ano yung meron dun sa nirecommend sa atin sa 168 Mall. So, babalikan natin yun. Binalikan namin ang store sa 168 the next day. Hindi na ako nakapag-take ng video, but here are the barongs that we bought from the store in 168 Mall. For only 1,420, meron na akong barong Tagalog, kamisa de chino, at face mask na pinili ko to match my barong Tagalog. I hope you guys enjoyed this video and I hope that this would help those who are looking for a barong Tagalog na budget friendly. If you want more videos like this one, please hit the like and subscribe button down below. Thank you guys for watching and see you again sa aking next video.